So pag nagpapalit tayo ng ano ng capacitor ay kailangan mas mataas doon sa dati niyang volts. Halimbawa, tulad nito, 25 volts. Pwede mo siya palitan ng 35. 16 volts. Pwede mo siya palitan ng 25. Mga ganun. 16 volts, pwede mo siya palitan ng 25 volts. Sa microfarad, ganun din. Kailangan mas mataas yung microfarad. So, habang nag-iisip tayo, hinang-hinang muna. So, guys. Bale, yung papalitan na capacitor nito ay isang 16 volts tapos dalawang 10 volts. So ito dalawa na to ay 10 volts to. 10 volts 1000. Yan. So yung original niya pala ay 10 volt 680 microfarad. So ang nilagay ko ay 1000. Okay, mas okay naman 'yun. Mas mataas ng konti. So bali napalitan na natin lahat. Bali ano siya? Bali isa, dalawa, bali lima. Tatlo sa secondary, dalawa sa primary. So 'yun. So guys, napalitan na natin yung mga sira niya. Pag once na ayaw pa rin kumana, huwag nyo na ang pilitin. Baka mas sumakit pa yung ulo nyo. Kasi medyo may kalamaan na rin yung power supply na to. Bali yung pag-repair ko ay ano lang, temporary lang kung sakaling ma-repair o hindi. Pero kung alam niyo naman yung sira niyan, palitan niyo lang yung mga papalitan. Pero pag mas dumami pa yung pag nadagdagan pa yung sira, hindi pa gumana na inayos niyo, ang gawin niyo na dispose na lang. Para di na kayo mahirapan. Di na sumakit yung ulo nyo kakaisip. Kung anong dapat pang gawin. So may kalumaan na din kasi. So ngayon, titesting na natin to dahil napalitan na natin ng mga filter. Yan. So bali yung nilagay ko kanina, yung may tatlong wire. May nilagay akong extension na nilagyan ko ng yung tawag doon, silicone ductor. Yan. So magtitesting na tayo. Okay. Sana okay. Pag ayaw, wag nang pilitin, wag na pahirapan yung sarili. Kasi masakit sa ulo pag pipilitin mo na ayaw na. Okay. So, testing na natin. Okay. Bang! Buti na lang, hindi sumabog. Yan. Okay. So, bali, ang gagawin natin ay, ang gagawin natin na pang jumper ay yung tweezer. Okay, range natin ng 50 volts. Okay, 50 volts lang. Kasi, 12 volts lang naman to eh. Yan. Okay. So, gamit natin na na pang jumper switch ay yung tweezer na ginagamit ko sa electronics. So yung color coding ng wire sa switching ay yung kulay green, tapos kulay black. So
So, ang gagawin mo dyan ay, ano, i-jumper mo lang siya. Isisiksik mo lang yung tweezer sa kanilang mga pin. Yung sa dulo. Then, pag jumper mo, yan. Ganyan. So, nasaksak na natin. So, ano, wala siyang response. Mukhang RIP na to. So guys, pagka ganitong orang reaction, yung pan ayaw din mandar, tapos naka-jumper na siya, ayaw pa rin. So possible lang sira nito ay ano na, nasa chopper area. Kasi may mga parts na siya na parang nagkaroon ng sunog. So yun, wala pa rin reaction. So ganito guys, huwag nyo nang pilitin ayusin kasi sasakit lang ulo nyo nito pagka ganitong sira sa power supply. Medyo masail lang din kasi power supply na ayusin. Akala mo lang ano, isa lang sira, pero hindi mo alam may mga sikretong sira pa yan. Pero kahit alam niyo yung sira, huwag niyo nang pilitin kasi luma na rin yung power supply, saka may mga nabibili pa naman ito. So ang gagawin din na lang dito, yung casing gawin na lang ng lagyan na lang ng buong power supply. So yun.